tayong lahat ay tumayo sa pagbibigay galang sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Dadalhin natin maraming ating beloved Ordained Preacher, beloved Brother Fred Ignacio. God bless you po, beloved Brother Lucito. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, tayo po manalangin. Dakilang pangalan naming Ama Diyos, makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon, pinakamamahal na Panginoon, kaya pinagpupuri. Nagpapasalamat siyo, O Diyos, sa isang malayang pagkakataon, pinagalaw mo sa about isa sa amin ang pumapakinggan ang iyong banal na salita. Ang aming dalangin, O Diyos, magsalitong pagkain ng aming mga kaluluwa, ibang lingkod, patnubayan mo po ako sa pagkakataon sa akin, wala akong magawa. At sa amin po mga webcast viewers, pagkakataon sa pagkakataon, makapaglingkod sa iyo, mga Panginoon. At sa iyong makapangyari ang pangalan namin sinasuhay, lahat ng demonyo at lang at pagkanilangan kasap in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, praise the dakilang Diyos. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, kadakilaan, tao sa puso, pagkasalamat na ako lang sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo, at ako nagpapaabot ng dobleng paggalang, mga batis magandang hapon sa ating minamahal, at ginagalang na Pastor Evangelista, Will Distad Almeda, the entire prophet of God, patuloy pa natin sinasariwa, blessed memories and teachings of our beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. Magandang hapon po sa buong sambayan ng mga pastor. Magandang hapon sa ating mga webcast viewers. Magandang hapon sa ating lahat. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ang ating pong paksayin ng hapon ay trust in the Lord o magtiwala sa Panginoon. Araw-araw nakita, minamahal ko, ni San Pedro, minamahal, ang mga himala na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Nakita niya ang bulag ay nakakita. Nakita niya, minamahal ko, na ang pilay ay nakalakad. Nakita niya, minamahal ko, ang may ketungin ay nalinis. Ang may makaramdaman ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. At nakasama siya, minamahal ko, sa pangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan o nakaharian, minamahal. So wala po nakatago, minamahal ko, kay San Pedro. Kaya nga po, dapat magtiwala siya sa mga Panginoon. Sapagkat sabi nga noong una, minamahal ko, ang mga taong yun, minamahal sila San Pedro. Kung nakapag-aaral man sila, minamahal ko, ang talaga napag-aaralan nila yung pangingisda. So they were called pieces of men, minamahal. Tingnan po natin, minamahal ko, yung sa halimbawa ng buhay ni San Pedro, kung bakit nawala ang tiwala niya sa pinakamamahal na Panginoon. Mateo 14, ang versikulo 25 hanggang 31, praise God. Dito po sa Mateo 14 at versikulo 25 hanggang 31, ganito po ang pagkasulat. At sa ikaapat na pagpupuyat ng gabi ay naparoon siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. At nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay naglulumihanan sila na nagsasabi, "Multo!" At sila ay nagsisigaw dahil sa takot. Datapwat pagdaka ay nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, "Laksan ninyo ang inyong loob, ako nga, huwag kayong matakot." At sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, "Panginoon, kung ikaw nga ay paparyan mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig." At sinabi niya, "Halika." At lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. 30. Datapwat pagkakita niyang malakas ang hangin, ay natakot siya. At nang siya'y malulubog, ay sumigaw na nagsasabi, "Panginoon, iligtas mo ako." At pagdakay, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya. At sa kanya'y sinabi, ikaw nakakaunti ang pananampalataya. Bakit ka nag-alinlangan? Amen. So, ikaw na kulang sa pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? Yung pong katanungan, minamahal ko, sa mga Kristiyano, minamahal. Hindi ba dapat prayerful ka? Hindi ba dapat daig mo ang kaaway? Hindi ba dapat alam mo ang salita ng ating dakilang Diyos? Ngunit katulad kay Pedro, unti-unti siyang lumubog nung makita niya, minamahal ko, yung malakas na hangin at malaking alon, minamahal. Naligtas lamang siya, minamahal ko, nung iunat ng ating Panginoong Kristo, minamahal, ang kanyang kamay.
at sinabi sa kanya, O ikaw, nakakaunti ang panampalataya. Sa ating kapanahonan, papayag ka ba na mismong ang iyong kapwa Kristiyano magsasabi, wala kang pananampalataya? Hindi ba dapat ipaglaban mo? Sapagkat anak ka ng Diyos, dapat meron kang 100% pananampalataya? Ngayon, sabi nga po, minamahal, hindi po sabay-tabay tayo naligtas, minamahal. Kaya nga po, maging sa panampalataya, meron lamang panampalataya na 30%. Ngunit merong 100%, minamahal ko, nalubusang pinagpala ng ating pinakamamalapanahon. Kaya po, minamahal, tignan po natin ang ating mga buhay. Lagi mong gawing halimbawa ang iyong sarili pag sinasabing yung Kristiyano. Sapagkat tandaan po natin, minamahal, may mga Kristiyano, minamahal ko, na pag napagwikaan ng kasama, umaamin, umaako, ha? Nakikipag-compromise, minamahal, sa kapwa dating mananampalataya. Kaya tandaan po natin, minamahal, sabi nga po, sa gawain ng ating dakilang Diyos, may mga aso na paikot-ikot lang at nangangamoy, nang aamoy ng kanyang mabobola, minamahal. Tandaan po natin, minamahal mga kapatid, maging matatag tayo sa panampalataya, huwag po natin masalig yung ating kaisipan sa atin pong, sabi nga po, habag, minamahal. Huwag tayo makinigaan, ganun pala sila. Hindi po, minamahal, sapagat ang plano ng kaaway, sirain ang gawain ng ating dakilang Diyos. Kaya nga, maging matatag ka, huwag kang aayon sa masama. Anong hindi ka ni Solomon, minamahal ko, Kawikaan 3:5-6, masahin po natin yung praise God. Dito po sa mga Kawikaan, Kapitulo 3, ang versikulo ay 5-6. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. 6. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Amen. So, minamahal, maliwanag ang sabi ng Biblia. Trust in the Lord, minamahal mga kapatid. Magtiwala ka sa pinakamamahal ng Panginoon. Ang iba kasi, minamahal, kung minsan nga, nung una tayong dumalo sa gawain ng ating dakilang Diyos, walang-wala tayo. Wala tayong panandalapi, minamahal. Natutunan natin magkaloob sa gawain ng ating dakilang Diyos, pinagpala tayo ng pinakamamahal ng Panginoon. Nang dumating sa atin, minamahal ko, grabing pagsubok, minamahal, ito na. Nawala na yung ating pong pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Bakit, minamahal? Pupunta na naman kasi ako sa ospital para malaman ko kung ano sakit ko. Tandaan po natin, minamahal, sa sensya, minamahal ko, hindi ka nila bibigyan ng karamdaman na isang patak lang ang gamot. Bibigyan ka nila ng karamdaman na gagamit ka ng isang drum na gamot. Grabe yung karamdaman mo, kaya matatakot ka. Pag natakot ka doon sa sinabi ng doktor, wala ka ng pananampalataya. Tandaan po natin, minamahal ko, hawak ng Diyos ang buhay na bawat anak niya, minamahal. Kaya nga po, hinihintay ng ating dakilang Diyos na tumawag ka sa Kanya at sumampalataya na Siya ang magpapagaling ng iyong karamdaman. Ang sabi nga, minamahal, at kung kukunin ka na ng pinakamamahal na Panginoon, sabihin mo lamang, pinakamamahal na Panginoon, kung diyan ako sa piling mo, malaya kang kunin ang aking buhay sapagkat ako'y iyong pag-aari. Nakita po, minamahal? Ang iba, minamahal ko, sapagkat nagtitiwala sa kilala, sa pera, sa hospital, sa doktor na kakilala, minamahal, alay magpapagamot muna. Bakit, minamahal? Wala silang tiwala sa ating dakilang Diyos. So, makita po natin, katulad kay Pedro, nakita niya lahat ng himala, ngunit nang dumating yung malalaking alon at malakas na hangin, nakalimutan niya na Diyos ang kanyang kasama, na Diyos na mga pangyarihan ang kanyang kasama, minamahal. Huwag po natin kanilimutan niya, minamahal ko, we are the children of God. Kaya, kinakailangan maniwala ka, magtiwala sa ating dakilang Diyos. Kaya sabi, minamahal ko, upang mga tao ay hindi po masalig sa katalinuhan ng kapwa, upang mga tao, minamahal ko,
ay sumampalataya sa ating dakilang Diyos. Magtiwala sa ating pinamahalapan. Sabi, ipangaral ng buong sikap ang Ebanghelyo. Sumakita po natin, wag hindi po tayo titigil, minamahal. Kung sabi nga po, ayaw nilang maniwala sa iyong sinasabi, magpakita ka lang ng halimbawa. Okay na yun. Sapagkat kung ang sabi nga, hindi na ako naglalasing, minamahal, at isang araw napadaan ka sa umpukan at tumagay ka, ibig sabihin ng Diablo, yehey, panalo naman ako, meron pa rin akong anak sa mga Kristiyano. Sumakita po natin, minamahal, kung hindi ka na naglalasing, ay di kabuti, minamahal ko, sapagkat tanda po natin ang kagalakan ng isang Kristiyano, hindi sa mga bagay, hindi sa alak, kundi sa presensya ng ating pinakamamahal Panginoon. Ikalawang Timoteo 4:3-4, ating pong basahin, praise God. Dito po sa ikalawang Timoteo 4:3-4, ganito po ang pagkasulat. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng kati ng tainga ay magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. 4. At ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Amen. Sumakita po natin, minamahal, kaya po napakaraming reliyon sa buong daigdig. Sapagkat nais ng iba, minamahal ko, na sinasabing kami naman ay Kristiyano, minamahal, upang lang sila'y kumita. Upang magkaroon lang sila ng magandang gusali, minamahal ko, sabi nilang, ito'y pinatayo namin para sa atin, sa Diyos, minamahal. Ngunit sa mga totoong anak ng pinakamamahal na Panginoon, tandaan po natin, minamahal, ang mangaral na salita ng ating dakilang Diyos ay napakahalaga. Ang malaman, babuksan ng tao kanilang puso at kaisipan na hindi sila naglilingkod sa Diyos. Gagawin mo yun sapagkat ika'y nanalangin. Gagawin mo yun sapagkat ika'y nag-aayuno. Nagpupuri kaya sa ating dakilang Diyos. Sapagkat tandaan po natin, hindi lalayas ang Diablo sa isang tao kung ikaw lang, minamahal. Kinakailang samahan ka ng ating pinakamamahal po upang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos ay laging sumayo. Sumasayo, minamahal. Kumisa nakalimutan natin yung minamahal. Makapag-amen ba tayo? Amen. Nakalimutan natin yung minamahal. Tandaan po natin, ang Diablo hindi niya nakakalimutan na ikay anak ng Diyos at kinakailangang meron kang prayer pag ikay nag-share ng Word of God. At sabi, hanapin kung saan ipinangangaral ang pagkakaroon ng kapangyarihan. Ito na, minamahal. Sarili yun na ating nakagisnan, may kapangyarihan ba na itinuro? Wala, minamahal. Pawa kasi ng ulingan, minamahal ko, at naniwala, napakaraming tao, minamahal ko. Magpanahon pa, magpanahon pa ni Gumbursa, minamahal. Bakit sila ginaroti, minamahal ko? Bakit pinilipit? Sapagkat nabasa nila ng Biblia na wala ang turo ng Diyos, minamahal ko, doon sa mga nunununa sa kanila. So, ay ginawa silang bayani eh. Yun lang. Sa Pilipino naman na kayo, naging bayani niyo. Okay lang. Ngayon, tandaan po natin, minamahal ko, yung bang katotohanan na kailan natuklasan, inalaman ng Pilipino. Hindi hanggang ngayon, hindi alam ng tao, minamahal ko, ang katotohanan. Kaya nga po, sa atin na nagtitiwala sa atin na kailan Diyos, magmula sa ating minamahal, ginagang na Pastor Evangelista Will Estrada Almena, minamahal, ginagang na Assistant Pastor Lina C. Almeda, the beloved children, nagtiwala sila lubusan sa atin na kailan Diyos at nakita natin, minamahal, maging tayo man ay pinagpala ng atin na kailan Diyos sapagkat tayo ay nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hanapin kung saan ipinangaral. Sa inyo po mga webcast viewers, hanapin ko saan ipinangaral yung may magkakaroon ka ng kapangyarihan. Sapagkat, sabi nga po, minamahal ko, hindi kapangyarihan yung magkaroon ko ng maraming pera. Hindi kapangyarihan yung maraming kang kilalang mga magagaling na politiko, meron kayang abogado ng kamag-anak. Hindi po, minamahal. Kinakailangan magkaroon ka ng Espiritu ng dakilang Diyos upang magkaroon ka ng kapangyarihan. Gawa 1:8 at pumasahin, praise God. Dito po sa aklat ng mga Gawa, Kapitulo 1, ang versikulo po ay 8. Dadapuat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Hudiya at Samaria hanggang sa huli-huli ang hangganan ng lupa. Amen. Hindi alam ng mga tao, minamahal ko,
ng isang anak ng Diyos ay may espiritu ng ating pinakamamalapan, hindi nila alam yun. Hindi nila alam. Kaya nga po, sabi nga, dapat makita nila yun sa iyong buhay. Magiging saksi ka sa kabutihan ng ating pinakamamalapan noon. Hindi lamang dinilang ka ng ating dakilos, ilagay ka dyan, umawit ka kaya, maging manggagawa ka, hindi, minamahal. Meron kang dapat gawin na kalulugdan ng ating dakilang Diyos. Ayun yung pagsuko mo ng 100% sa iyong buhay, sapagkat dito sa lupa, hindi ito ang kaligayahang inaasahan o ipinangako ng ating dakilang Diyos, kundi ang kaligayahang tunay sa piling niya. Nung maglalakad ka na sa gintong kalsada, sa piling ng ating pinakamamalapanon, matitirhan mo na yung mansyon mong diamante doon sa langit. Doon pa lang malalaman mo na tunay ay yung pagkapako ng ating Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo, inilaan pala sa iyo upang pagdating ng panahon ay doon ka manahan sa isang napakagandang bahay, minamahal. Hindi ito mako ng mga tao, minamahal na kapatid. Kaya nga po, kinakailangan ipangaral yung pagkakaroon ng kapangyarihan, minamahal. Kaya nga po, sa Panginoong Hesus nagmumula ang kasaganaan ng lahat ng bagay. So makita po natin, minamahal. Kinakita mo sa reliyon, ano ginamit nila? Ay mga santo-santo, si Maria, Santo Niño. Bakit? Ayaw kasi ng demonyo na ang mga tao minamo ko ay sumagana. Well, sabi nga po, pati yung pagbibigay natin, sinasabi nila, mali yun. Sapagkat ang Diyos naman ay mayaman, kaya kung ano lang yung madukot ko sa bulsa, yun lang ibibigay ko. Hindi po, minamahal. Sa Biblia po natin, binabasa yun, may sukatan upang ikay pagpalain ng ating dakilang Diyos. Hindi tayo nabubuhay, minamahal ko. Sabi nga po, if you give, you shall receive. Tandaan po natin yung minamahal. E sasabi ng mga tao, walang spirit ng dakilang Diyos, maniwala ka dyan, naghahanap buhay. Maniwala ka. Panahon pa ni Jose Rizal, naghahanap buhay na sila hanggang ngayon. Magkano pera nila, minamahal? Yun ang inuutang ng Pilipinas sa World Bank. Nakita po natin, minamahal? May suot silang may kabanalan, ngunit puro burak ang laman ng kanilang kaisipan at puso. Tandaan po natin yun. Kaya nga, sa atin, minamahal ko, nung araw, nagmamano pa tayo, sabi ng isang matanda, ba't ka magmamano sa apo kong pare? E apo ko yun, dapat siya magmano sa akin. Iba na kasi kayo, lolo, kasi mas mataas na yung katungkulan ng apo mo. Ganon? Ganon ba? Bakit na pagkakamali, minamahal? Kaya nga sabi nga po, ang tao magmula pa noong panahon, minamahal ko, sabi natin panahon ni Rizal, nagkamali na ang tao, minamahal. Kaya nga po, hindi sila nagtiwala sa Diyos. Nagtiwala sila sa World Bank, sa IMF. Wala silang tiwala pagdating sa biyaya na ang Diyos ay may-ari lahat ng narito sa lupa. So, Juan 15:5, basahin po natin, praise God. Dito po sa Juan 15, talatay 5, ganito rin po ang pagkasulat. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay isang magbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Amen. Makita po natin, minamahal, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Ano ang ginagawa ng Pilipinas? Umutang ng bilyon sa World Bank. Ay meron na doon silang tinatawag ang Diyos, minamahal ko. Pero ang Diyos nila, minamahal ko, nagpumapahing na pautangin sila. Ganun po, minamahal. Kaya nga po, ang tao, ang sabi sa Biblia, sumpain ang taong tumitiwala sa kanyang kapwa-tao o sa kanyang sarili. Ha? Tapos na tayo, minamahal ko doon sa Diyos, ang Diyos ang nagbibigay lahat ng biyaya. Tandaan po natin, itaga natin sa bato, minamahal ko, pag hindi ka humiwalay sa ating dakilang Diyos, hindi rin hihiwalay ang pinakamamahal Panginoon sa iyo. So, minamahal, tignan po natin sa ating kapanahonan. Meron tayong sinusunod na protocol, minamahal. Meron tayong sinusunod na ito'y galing sa ating gobyerno. Na pag hindi mo sinunod, pwede ka nilang pagmultahin, pwede ka nilang ikulong, minamahal. Ayon sa kanilang gusto, minamahal. Mas mainam yung ika'y susunod, katulad din sa isang Kristiyano, minamahal. Mahirap mag-ayuno, bakit hindi? Oo, mahirap.
Ngunit ginagawa mo ito, hindi para sa iyong sarili, kundi para sa kaligtasan ng iba, kaligtasan ng iyong loved ones, at upang maging matibay ka sa iyong pananampalataya. Ganun din, minamahal. Pag nagtiwala ka sa iyong sarili, hindi naman ako tatablan yan. Ang sabi nga, Isaiah 54, versikulo 17, hindi po yung ganun minamahal sa atin. Kristiyano ka naturingan, dapat ikaw ay tagasunod ng protocol. Kung hindi sila sumusunod, bahala sila. Ngunit ikaw na anak ng Diyos, magtiwala ka doon sa sinabi. Sundin mo sapagkat yun ay dapat minamahal. Sapagkat may mga tao minamahal po napagkatigas-tigas talaga ang ulo. Ayaw gawin yun, minamahal. Kaya nga po, sumunod po tayo, minamahal. Gawin natin yung tama. Magpakita din ng mga halimbawa, kung ayaw ng mga tao, minamahal ko, tayo na nakaunawa ng katotohanan, sumampalataya sa ating dakilang Diyos. Magtiwala tayo sa ating pinakamamalaparon sapagkat ang utos ng Diyos tamang-tama para sa atin. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga po sabi, minamahal, magtiwala sa lahat. Nabasa natin, Jeremias 17:5, basahin po natin yung praise God. Jeremiah 17, verse 5. Matapit na tayo magtapos. Dito po sa aklat ng Jeremias, kapitulo 17, ang versikulo po ay 5. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso niya, puso ay humiwalay sa Panginoon. Amen. Maging sa ating pamumuhay, minamahal. Magtiwala tayo sa ating pinakamamalapan. Yung sinasabi, ay balingkod. Huwag mo kung titignan ang tingin mo sa akin, may dala kang withdrawal slip at magwi-withdraw ka sa akin. Hindi po, minamahal. Hindi ka kalulugdan ng ating dakilang Diyos. Kung nabubuhay ka, hanggang ngayon, ipinapakita lang ng Diyos, minamahal ko, na siya'y mahabagin at hinihintay niya na magbago ka. Tandaan po natin yung minamahal. Huwag tayong aasa sa kapwa-tao, minamahal ko. Umasa tayo sa ating dakilang Diyos sapagkat ang Diyos nagpapala ng sagana. Purin ang pinakamalapan. Huling versikulo, minamahal, magtiwala sa lahat ng salita ng ating Panginoon. Hebreo 12:2. Maganda po ating mga awit ng ating pumanunugtog. Praise God. Sa mga Hebreo 12, talatay 2, ganito po ang pagkasulat. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harap niya ay nagtiis ng krus na niwalang halaga ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen. Sumakita po natin, minamahal. Ang pagkakupako pala ng ating Panginoong Kristo ay napakalaking biyaya sa atin. Inako niya ang ating makasalanan sa krus ng Kalbaryo. Kita natin, minamahal. Kung sasabihin kong ikaw, minamahal kapatid, ay magpapako sa krus para makasiguro ka na pupunta ka sa langit, isang tiyak na bagay, sa susunod na Biyernes, wala nang dadalo. Bahay, papako pala ako eh. Ikaw kapatid, gagamitan ka ng pakong 15 na kinakalawang pa noong 1917 pa ginawa. Palagay ko, kasi magra-rapture na Sabado, palagay ko hindi ka na nadalo ng Biyernes. Bakit? Abay, ayaw mo mapako ng pakong di kalawang eh. Ngunit inako ng ating dakilang Diyos. Kaya nga po sabi, magtiwala sa Panginoon, sapagkat lahat ng ginawa ng Diyos para sa atin ay pawang ikabubuti ng mga anak ng Diyos. Kung naitutuwid ka man sa salita ng ating pinakamalapanon, dapat lamang sapagkat nais ang ating dakilang Diyos na madala ka sa langit. Huwag natin sasabihin, minamahal, kaya ko yan, alam ko yan. Tandaan po natin, minamahal ko, yung nagsasabi na alam ko yan, karimitan, walang alam. Siya ang nasusunod. Ngunit pag ikay anak ng Diyos, tandaan mo kapatid, ang Diyos ang dapat masunod. Kaya magtiwala ka sa ating pinakamamalapanon. Tayo po'y umawit, minamahal ko, awitan natin ating dakilang Diyos, minamahal. Puri ng pinakamamalapanon. Hallelujah. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala.
sa biyaya niya at abad. Puso ko ay may kanina sa pagsukat lumbay na siya maramay. Ang Panginoon kapag kailan pa man kung ika'y nalulubi at wala kang mayapitan at bayawan at daigin at sa'yo'y pinapasan alalahanin mo sana. Panginoon, tapat kailan pa ba? Oh, biyaya niya ka ba? Sa buhay ko'y sapat. Di man kailangan ka ba? Ang buhay niligtas. Ang pangako niya'y inalipat. Di tulad ang Panginoon tapat kailan pa man. Sa Panginoon Jesus ako'y magtitiwala sa biyaya niya tapat. Buhay ko ay may maglinga sa pagsubok at lumbay. Lalo siya't lumalaman ang Panginoon kapag kailan pa man. Kung ika'y nalabi at wala kang malapitan at bahawan ang daigdig sa'yo'y alalahanin mo sana. Binabahal ka niya ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya ba sa buhay ko'y susa? Di ba karapat dapat ako ay iligtas? Ang pangako niya'y dinagipan. Itulad dalagipan ang Panginoon tatapat kailan pa man. Alalahanin ko mo sana, pinamahal ka niya ang Panginoon kailan pa man. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Mga minamahal, sa ating pong magpapatuloy, para po sa ating live webcast viewers na tumutunghay sa mga sandaling ito ng ating banal na gawain, tanggapin niyo ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, may apat na reglamento ang kaligtasan upang ang tao po ay makatiyak na siya po ay magmana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan. Unang-una, pananampalataya. Pangalawa ay pagsisisi. Pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Tatlo lamang po ang inyo pong isasagawa. Unang-una, yung pananampalataya. Sabi ng Hebreo, Kapitulo 11, ang versikulo ay 6, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kaniya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kanya'y nagsisihana.
Sabi ng Biblia, mga minamahal, ang pananampalataya ay kinakailangan sapagkat ito po ay dapat isagawa at isang tao. Sapagkat ang naniwala sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At siya ang tagapagbiganti sa mga sa kanya ay nagsisihanap. Paniniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Yung po ang ibig sabihin ng pananampalataya. Purihin ang ating pinakamamahal na pinang. Pangalawa po ay pagsisisi. Sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwatian ng ating dakilang Diyos. Ang ibig sabihin, mga minamahal, kinakailangan natin magpagsisihan ang lahat ng ating nagawang pagkasala sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabi ng Biblia, mga minamahal, ang nagagawang kasalanan sa harap ng ating dakilang Diyos sa paningin ng ating mahal na Panginoon, kinakailangan itong pagsisihan. Kinakailangan yung mga Diyos na pagsisisi. Ano ibig sabihin, mga minamahal? Lahat ng ating mga nagawang pagkasala sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon ay dapat ito nating talikuran. Mula lang tayo magkaisip hanggang sa mga oras ito, ang lahat ng ating mga ginagawang mga pagkakasala sa paningin ng ating dakilang Diyos, huwag na nating babalikan. Ang pangatlo, mga minamahal, ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sabi ng mga Gawa, Kapitulo 2, ang versikulo ay 38, magsisi at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesu Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kinakailangan ang tao ay mahugasan ng kanyang kasalanan, mailubog sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesu Kristo upang mapatawad ang kanyang kasalanan. At ang pang-apat na reglamento ng kaligtasan ay bautismo sa Espiritu Santo, ang Diyos na po ang gagawa. Sabi ng mga Gawa, Kapitulo 1, ang versikulo 8, tatanggapin natin ang kapangyarihan pagdating sa atin ng Espiritu Santo at masaksihan natin ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Kapangyarihan magpagalik ng mga karamdaman at magpalayas ng mga samang Espiritu. At yan ay ating makamtan, matanggap natin ang Espiritu ng Diyos kapag tayo ay patuloy na maglingkod sa ating dakilang Diyos. Kapag nakita ng ating mahal na Panginoon yung sinsero nating paglilingkod, tayo babautismuhan sa Espiritu Santo. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon bilang Diyos at Hari ng iyong buhay. Sa mga sandaling ito, mga minamahal, ating live webcast viewers, itasin niyo ang dalawang kamay, tanda ng iyong pagsuko sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabihin niyo ang aking sasabihin na panalangin. Mahal na Panginoon, narito po ako isang taong makasalanan. Lubos at labis po akong nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mapagkakasal mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa iyong puso na marumi sa kasalanan. Linisin mo po ako na iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Iligtas mo po ako sa ampo ng aking mga mahal sa buhay. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, sa gawa, at katotohanan. Ito po'y aking samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami na po ang manalangin para sa inyo mga minamahal. Mapagpala namin ang masalangit, Diyos at makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus, sa undalangin ng aming minamahal at ginagalang ni Ebanghelista, aming minamahal na Pastor Wilde Estrada Almeida, ang iyong propeta. Sa huling kapanahon ng ito, mahal na Panginoon, minsanang pa ang aming live webcast viewers, mahal na Panginoon, na tumanggap sa iyo sa mga sandaling ito, mahal na Panginoon, sa mga oras na ito, dakilang Diyos. Iligtas mo sila, mahal na Panginoon, sa ampunan kanilang mga mahal sa buhay. Bigyan mo po sila ng pagkakataon, dakilang Diyos, na sila po ay aming makasama sa paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong mga ligayang pagbabalik. Iligtas mo sila, mahal na Panginoon, gawin po silang tunay na Kristiyano sa isip, salita, sa gawa at katotohanan. Ang lahat ito ay aming samot dalangin sa matamis at mga pangyarihang pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus, we pray. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating pong pangailangan. At ang buong pagkakataon po ay akin ang ibinibigay sa ating beloved preacher, Benedict Porlahi. Amen. Amen. Gabi siya po. Dahil tayo po mga minamahal ay dadako po sa lahat ng ating mga
pangailangan, ating pong idulog sa ating pong dakilang Diyos. Tayo po'y dumalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mapagpahal namin Diyos sa mga banal sa pangalan mo ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unang panalangin po na ayon po minamahal, nagal na pasto, mahal na Panginoon, bawat sa amin, minsanan pa kami o Diyos, nagpapakumbaba, humingi kami ng kahabagan. Sa mo kami nasumpungan sa mga pagkukulang, sa mga pagkakasala. Mahal na Panginoon, patawain po ang bawat sa amin o Diyos. At mahal na Panginoon, nakikita mo o Diyos, ang lahat ng pangailangan ng iyong mga anak, tugunin mo po, O Diyos, ang lahat ng kanamang kahilingan. At patuloy po namin dinadalangin, O Diyos, ang kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, ang patulong pagkalob sa amin po, minamahal, ginagalang pastor, sampu ng kanilang minamahal mga anak, buong sambahayan ng aming beloved pastor, ang mahal na Panginoon, maging sa lahat ng mga manggagawa, sa lahat ng aming mga minamahal mga kapatiran, tugunin mo lahat ng mga pangailangan sa mga pangalan mo, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Mga minamahal, ipatong niyo po ang inyong mga kanang kamay sa inyong mga ulo at yung kaliwang kamay ilagay niyo po doon sa bahagi kung saan nandoon yung mga kaamdaman. At yan po sama-sama natin palayasin sa mga kapangyayang pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sa unang panlangin ng aming pong minamahal, kinagal na pastor, mahal na Panginoon, sa iyong makapangyayang pangalan, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, sama-sama namin pinapalayas lahat ng uri ng kaamdaman, katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagkapalas, high blood, be healed in Jesus' name, vices begun in Jesus' name, hallelujah, my problem be solved in Jesus' name, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lahat ng wala ng kaamdaman, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah, amen. Mga minamahal, tayo po ay sumigaw ng tatlong beses ng hallelujah. Praise the Lord. Kasabay po ang paglukso upang ang lahat ng mga masamang espiritu na ating pong pinalayas ay hindi na po babalik. Amen. Sabay-sabay po tayo. Malakas pa yung masamang espiritu. Ito po ay lalayas. Amen. Sabay-sabay po tayo mga minamahal. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Amen. God bless you po mga minamahal. Tayo po dadako po sa sunod na bahagi na ating malagawain. Ito po mga announcement. Aking pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved brother Bobby Asherios. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus at God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Father Benedict Porlahay. At sa harap po sa ating pagpapatuloy, amen, purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus at tayo po ay nakakapagsagawa po ng ating pinagpalang live webcast. Katulad po ngayon, ang ating midweek service. Amen. Nag-start po tayo ng alas 12 po ng tanghali at matatapos ng ganitong oras hanggang alas 4 po ng hapon. At tayo po ay magkita-kita, magsama-sama ulit po sa pagsasagawa po ng ating live webcast sa darating po na Friday. Wala pa po tayong overnight prayer meeting, kaya po ang ating Friday service, nag-start po tayo ng alas 12 po ng tanghali at matatapos po ng alas 4 hanggang alas 5 po ng hapon. Amen. At ang ating Sunday General Worship, puri ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay nag-start ng alas 10 ng umaga at natatapos din po ng bandang alas 4 ng hapon. At lahat po yan, matutunghayan, masusubaybayan po sa ating mga pinagpalang social media accounts. Sunahin ko po yung ating Facebook account, yung ating Facebook page, JMCIM Maykawayan. Ulit ko po, JMCIM Maykawayan. At ang ating YouTube account, JMCIM Maykawayan Bulacan. Ayan po, dyan po natin mapapanood ang ating mga live webcast. Dyan din po natin ina-upload yung ating mga pinagpalang awitin ng ating mga beloved mga awit, mga pinagpala at anointed word of God. At i-like and share lang po yan at para po marami po ang maabot ng ating mga pinagpalang live webcast. Amen. At tayo rin po ay napapanood din sa television. Tayo po ay nasa PTV Channel 4 tuwing Sabado po ito. Nag-start ng alas 10:30 ng gabi at natatapos po ng alas 12 ng mandaling araw. Amen. Tuwing Sabado po yan. At ang ating pinagpalang radio program, tayo po ay napapahinggan sa DZME 1530 kHz. Tayo po ay araw-araw napapahinggan mula Lunes hanggang Sabado alas 11 po ng gabi at natatapos po ng
alas 11 ng gabi at natatapos ng alas 12 ng madaling araw. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at dito po natatapos ang ating pinagpalang midweek service sa araw po na ito sa pamamagitan ng ating live webcast. At para po sa ating closing prayer, para po sa pananalangin sa pagtatapos, binibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Edwin Aklan. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved brother Bobby. Tayo po'y manalangin sa ating pagtatapos, mahal. Praise the Lord. Praise the Lord. Upo na kailang ama namin sa langit, o Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming pinakamamahal pa Panginoong Jesus, sa pangunang dalangin naming kagalang-galang, minamahal banghelista, aming mahal pastor, Willy Stad Almeida, yung banal propeta, narito po kami, mahal Panginoon, tao sa pusong papurit pa salamat, mahal Panginoon, sa tagumpay, pinagkaloob mo, mahal Panginoon, hallelujah, sa iyong pananambahan, mahal Panginoon, hallelujah, mula sa pag-awitan, sa joyful songs, solemn songs, mahal Panginoon, maging sa mga patotoo ng mga kapatiran, mga himalaan mo, mahal Panginoon, maging sa mga awitin na beloved choir, may yung pinagpala, mahal Panginoong Sus, hallelujah, maging sa pagpapalayawan, sa pagbibigay ng susi ng pagpapala, maging sa minsay mo sa araw na ito, mahal Panginoon, na aming napakinggan, sa magitan yung mga ngaral, mahal Panginoong Sus, hallelujah, nagbigay kalakasan, karunungan sa aming espiritual na buhay, mahal Panginoon, sa lahat, sa iyong banal at matamis na presensya, mahal Panginoon, na aming naramdaman, mahal Panginoong Sus, maraming salamat sa iyo, at maging sa aming pag-uwi, mahal Panginoon, sa kaming kanya-kanyang tahanan, iwalay mong bawat sa amin, ingatan mo kami hanggang sa makarating po kami ng moral hati sa aming mga kanya-kanyang tahanan, mahal Panginoon, ligtas sa anumang sakunat, disgrasya at kapahamakan. Ito po aking samot panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Thank you.
Panginoon. Sabi nga, itong mga ginagawa natin, milestone na ito, pwedeng sabihin natin, makikita natin ang fulfillment ng pangako ng mahal na Panginoon. Pwedeng hindi, dahil baka dumating na ang mahal na Panginoon. Pero what we're praying for, that we have started something. May pinag-umpisahan tayo. Alam ko po muna dito, there is Mama. Mommy was very, very happy, and there is Papa. Napakarating po sa ating biglagay ko. Hallelujah. Napakaganda lugar. Napakalapit po sa NMAX. Hallelujah. Hindi na po tayo mapapaha. By the grace of our loving God. Bless you all po, Mommy na mahal. We love you all in the Lord. Noong 1991-92 crusade sa Maykawayan, mga minamahal, ang beloved pastor nasa main beloved mama pupunta ng Maykawayan. Ganun, inibig ng ating beloved assistant pastor ang bawat kaluluwa mo, mga minamahal, sa IS Pavilion, dun sa cinema. Amen, napakainit nung nagpaturo yung banal na gawain, talagang nakita natin yung paglago ng banal na gawain ng mahal na Panginoon. Hindi mapipigilan, mga minamahal, kahit sa iba't ibang bansa, kinukulang na tayo ng manggagawa ng mga mangangaran. Hallelujah. Pero nariyan pa rin ang kabutihan ng Diyos sa atin. Sinasamahan tayo palagi yan, mga minamahal. Amen. Sino mag-aakala, mga minamahal, sa gitna ng pandemya, mga minamahal, kung kailan, mga minamahal, ang sanlibutan, mga minamahal, ay nagluluksa sa kanilang kalagayan sa ating kapaligiran, mga minamahal. Subalit ang mga tunay na anak na ating dakilang Diyos, mga minamahal, patuloy ang pagpapala, mga minamahal. Akala ng iba, mga minamahal, akala ng iba mga kapatiran dito sa Maykawayan, mga minamahal, parang akala nila hindi na matutuloy, mga minamahal. Subalit mas lalong pinagpalang na ating pinakamalapayang Jesus, mga minamahal. Totoo po na sa pamamagitan ng ating pagkakaisa, mga minamahal, ibubuhos ng malapay noon ang kanyang pagpapala. Sabi nga, upon this rock I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it.